inihahandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Unang araw ng Nobyembre taong 2022. Makakasama natin siya. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog. At hindi ka tutupukin ng apoy. Isayas ang kabanata'y 43 at ang talata'y 2. Sa ating kapanahunan, marami sa mga lingkod ng Diyos na bagaman walang masamang ginagawa ay magdurusa ng kahiyan at aboso sa mga kamay nilang sa pagkilos ni Satanas ay puno ng pag-iimbot at reliyosong pagkapanatiko. Partikular na babangon ang puot ng tao laban sa kanila na nag-iingat sa Sabat ng 4 na utos at sa huli tutuligsain sila bilang karapat dapat mamatay. Dapat na ihayag ng kanyang mga anak na siya lamang ang tanging layo ng kanilang pagsamba at walang anuman. Ang makapag-uudyok sa kanilang gawain ang pinakamaliit na pagsang-ayon sa bulaang pagsamba. Sa tapat na puso ang mga utos ng mga makasalanan ay may hangganang tao ay lulubog sa kawalang halaga kapag itinabi sa salita ng walang hanggang Diyos. Susundin ang katotohanan kahit pagkakulong o pagpapatapon o kamatayan ang resulta nito. Sa lahat ng kapanahunan, naturuan at nadisiplina sa paaralan ng pagsubok ang mga pinili ng tagapagligtas. Lumakad sila sa makitid na landas sa lupa. Dinalisay sila sa horno ng paghihirap. Tiniis nila ang pagsasalungat, kagalitan at paninirang puri para kay Jesus. Sumunod sila sa kanya sa matinding pakikipagtunggali. Tiniis nila ang pagtanggi sa sarili at dumanas ng mapait na mga kabiguan. Umiibig sila ng labis dahil napatawad sila ng labis. Dahil nakibahagi sila sa mga pagdurusa ni Kristo, ginawa silang angkop na makibahagi kasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Isang maganda at mapagpalang umaga.